Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Tulad ng dating gawin, walang bago sa kanila mga inaasal. Wala rin bago sa kanila mga pinagagawa. Kaya walang bago kung pag-uusapan ay laman ng kanilang pag-iisip. Yak-yak ng yak-yak basta makapag-ingay at makakontra lang. Alang sustansya o laman ang kanilang mga pinagsasabi maliban sa personal na atake at paninira doon sa taong kanilang binabanatan. Ang kanilang target, bagong spokesperson na tinalaga ng Malacanang, si Hari Roque. Ganito kababo ang pag-iisip ng ating mga oposisyon sa Kongreso sa pangunguna ni Cholesterol Jr. Congressman Edsel Lagman. Kilala niyo naman siguro kung sino ang Cholesterol Senior sa Senado. Lahat ginagawa nila para maging laman lang sila ng headlines sa mga dyaryo at telebisyon. Ay, sa pananaw ng mga oposisyon sa Kongreso, mga dilaw at makakaliwa, alam niyo, tingin nila sa mga kasamahan ko sa hanap buhay, ang mga nasa news media ay sangkaterbang mga PG or patay gutom sa balita. Maaring tama sila dahil kanilang mga pinagsasabay, basura man o hindi, talagang magiging laman ng balita ho yan. Kaya't alam nila na kanilang mga sasabihin ay talagang papatulan agad at magiging laman ng balita. Alam nila, tiyak nahahantong sa mga front pages ng mga dyaryo, sa mga headlines, mga ito'y telebisyon at radyo ng mga lehitimong traditional news media at mga internet news sites. Linawin ho natin, ha. Hindi pa man nakakaupo si Congressman Roque. Upak dito, upak doon ng mga oposisyon, kabaro niya. Ito ho, ano? Alam niyo mga bossing, ay malamang ipinagdadasal nito mga putok sa buhong oposisyon sa Kongreso. Hindi ko nila lahat, ha. Sana'y pumalpak big time si Roque sa kanyang bagong posisyon at huwag sanang magtagumpay bilang bagong spokesperson ng Malacanang. Alam nyo, eto, ah, mantakin nyo kung pakikinggan nyo or pakinggan nyo at suriin natin ang pinagsasabi ni Cholesterol Jr. na si Lagman. Alam nyo, okay, halong pangbubuisit ang kanyang mga pinagsasabi na etong pangiinis. Sabi ni Lagman, "We wish Roque well in his job of justifying the unjustifiable, defending the defensible pronouncements and policies of the present. The charade is now over as Roque is liberated and obligated to be the president's official apologist." Itinuturing nitong si Cholesterol Jr. na si Lagman, inuulit ko, si Lagman, na ang pagiging trabaho at magiging trabaho ni Roque na pagiging spokesperson ay mahalin tulad sa isang ekspertong mortician o make-up artist na mga patay sa punerarya na para bang pagandahin at pabanguhin ang administrasyon ni President Duterte. Hoy, nako. Hoy, Lagman! Cholesterol Jr., makinig ka. Alam, magsasabi sa inyo ito. Si Bitag Live lang. Alam mo, siguro maraming matutuwa kapag namatay ka sa inggit. Walang magluluksa sa iyong inaasal kung pag-uusapan ay larangan ng paninira o pag-uusapan, gibaan sa politika. Alam mo, si Roque qualified para maging mortician mo o make-upan ka kung para bang natutulog ka lang. Kung gusto niyo mamatay kayo, bibigyan ko kayo ng libre na taol. Tuloy na sana kayong matulog sampu ng iyong mga kasamahan sa inyong paninira at panggigiba. Itinaon niyo, ano?
Itinaon nyo sa araw ng undas. Kaya't mortician, embalsamador, patay, punerary ang pinag-uusapan natin ngayon. Sinusundan ko lang naman ang mga pinagsasabi mo simula nung Biyernes pa. Bato-bato sa langit. Hindi si General Bato to. Ang tatamaan ay huwag magagalit. Para sa ito, Congressman Lagman, 10 ng iyong mga kasamahan na walang ibang ginawa kundi paninira at pambubuisit sa pobreng si Hare Roque na hindi pa man mainit ang upuan. Inumpisahan niyo na. Abay, magandang umaga ba? Maganda nga ba? Magandang umaga naman. Depende sa estado ng inyong pag-iisip. Depende ang dating kung ano yung dating ng aking mga pinagsasabi sa pamamagitan ng pag-analisa. Hindi ho tayo balita. Bagkus, ina-analisa ho natin mga laman ng balita sa likod ng balita. Sino pa nung magsasalita? Mga oposisyon. Well, eto ho. At 30 ho ng Oktubre. Lunes, umaga. Sa inyong mga kababayan ho nating sumusubaybay sa Amerika gabi ho ngayon. So, good morning ho. Good morning! Good morning mula ho sa Maynila. Live ho tayo sa aming personal studio ho. Dito ho sa Ritual Center sa Timog, Quezon City. Binabato ho namin point-to-point fiber optic transmission. Kami lang ho gumagamit ho nito. Diretso na ho yan sa PDB4. PDB4 official network ho ng Bitag Live. Ganun din ho yung aming radio. Naka-simulcast 738. Yan ho'y Radio Pilipinas. And sa website ho namin, real-time, bitagmedia.com, ganun din ho sa aming Facebook page, ang Bitag Live. Hanapin nyo lang ho, ano? Well, yung mga pinag-uusapan ho natin, mga boss, nung Biyernes pa ho to, alam na ho natin, talaga naghanap ho ang ating Pangulo ng magiging, kumbaga katuwang niya ho, na parang tailor-fitted doon sa kanyang mga sinasabi na parang andating, we must be on the same page. Para sa akin ho, ginampanan ho ni Secretary Abel yung kanyang trabaho, pero medyo pulido ho eh. At saka alam niyo naman ho kasi former pastor ho yan, kaya ang dating ho ni Secretary Abel, decente. Eh naghahanap ho ang presidente na medyo palaban at marunong ho lumaban. Kaya lang naging malinaw ho si Secretary, ito ho, Secretary na ho, no? Si Hare Roque na ito ho'y kung pag-uusapan, siya ho'y magsasalita at iparating talaga kay President Duterte. Ito ho'y mga pulisiya ho pagdating niya sa human rights. At lilinawin niya ho yan. Iba ho ang paninindigan nitong si Roque. Kaya lang, pareho ho sila sa pahina ho kung pag-uusapan ay estilo ho. The message na diretso darating doon sa mga sambayanan. Andyan ho laging opposition. Alaho tayo magagawa sa kalang mga pinagsasabi. Ay ngayon, mga boss, kaya natin sinasabi ito, lahat naman ho yung mga kabinete ho ng Pangulo, they're working under the pleasure of the president. Kaya there's nothing permanent. The only thing that's permanent is when you, whatever, lahat ho naman may hangganan. Kaya lang, yung hong trust. Sometimes, above trust, ho yun hong pagiging kampante. You're more confident and you're more, because you find competence. At hindi ho natin sinasabing hindi competent si Secretary Abelia. Bagkos yung competence ho ng taong medyo diretso rin ho eh. No holds barred yung kanyang sasabihin. At kung kinakailangan maging maangas doon sa mga maangas, the same language you have to use and the same yardstick. Hindi ho pwedeng gawing panukat ho ang isang mga barubal o yung mga ito'y tumutuligsa ng barubal na estilo kay magiging decente sa kanilang mga ginagawa. Bagkus ang lingwahe ng bawat isa, there can only be understanding if you use the same yardstick of the same kind of language. At yun hong lingwahe na yun, lingwahe na magkakaintindihan ho eh. Ganun ho ang Bitag Live eh. You know, you can't negotiate, you'll not be successful in terms of bringing in your message, conveying the message directly doon sa mga taong dalhan mo ng balita base doon sa mga tumutuligsa na kinakailangan. Ang sagot mo roon, doon, ganun din yung tema, ganun din yung templa, ganun din kaanghang kung kinakailangan mag-anghang sa mga pinagsasabi nila. Kung meron man ang ni-expect ho natin dito si Hare Roque, hindi ho po pwede ritong parang apologist. Mangangatuwiran ho to at tingnan na lang ho natin. Kami ho sa Bitag Live, we look forward to the success of the newly appointed spokesperson ng Malacanang,
si Secretary Harry Roque na ayaw ho talaga magtagumpay ng mga oposisyon.